Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Don Bosco Paranaque sa isang branch naman ni Rusi at meron tayo ditong bagong version ni Rusi Flash 150. Bagong version pero mas pinamura at mas pinalakas yung kanyang makina. Kaya kung naghanap ka ng maporma at budget-friendly na motor, tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys, sa kanyang color variant may apat tayong pagpipilian dito, itong kulay blue. Nasa personal mukhang elegante yung kanyang paint job. Meron din tayong kulay black dito na two-tone yan. May kasamang gray dun sa kanyang body fairings at meron tayo ditong gray. At yung isa naman ay kulay puti. Ito ang Flash 2024 ay mas mura dahil nga nag-transition siya from FI to carb. Isa ito sa mga budget-friendly underbone sa Pilipinas na kung pormahan yung usapan ay hindi na to magpapahuli. Ang kapansing-pansing na bago nga dito ay yung kanyang mags. Dati may mga alloy na nakalitaw dun sa kanyang mags. Iba na rin yung kanyang disc. Kung mapapansin nyo nga, kung nakita nyo na yung DL150 nila ay dun nang galing itong design nung kanyang mags. Ang wheels, ito ay mas pinanipis kesa dun sa kanyang dating FI, 7080x17. Itong 17 na yan, marami ka ng rubber design na pagpipilian. Kung gusto mong palakihin ay pwedeng-pwede pa rin. Siyempre, ang brand pa rin nito ay UNC. Isa pang napansin natin ditong pagkakaiba ay itong kanyang fender. Iba na yung design ng kanyang fender pero nag-jive pa rin dun sa overall looks niya na napakaganda, napaka-striking, eye-catchy kumbaga. Two-tone yung kanyang fender, yung kanyang extension dito ay mababa na rin. Mas protect yung ating makina mula sa mga talsik ng putik o kaya ng tubig. Ito namang ating suspension, mataba ito, makikita nyo yung actual, hindi tinipid yung kanyang front suspension. Naka-telescopic fork pa rin at yung kanyang finish ay matte black. Puntaan naman natin dito sa kanyang harap, ang makikita natin dito may decals dito na Rusi. Aangat naman tayo yung kanyang mga ilaw dito, LED na rin at may pagka-resemblance yung itsura niya kay GTR na 150. Mapapansin din natin dito yung kanyang headlight ay may pagka-smoke yung kanyang lens. In actual guys, super aggressive nito. Mapapaisip ka nga na malapating ang itsura ni Flash 150. Makikita mo dito yung kanyang daytime running lights sa ibaba. Andito na rin yung kanyang turning lights. Super pointed yung kanyang front tip. Super aggressive na rin yung kanyang air intake dito dahil may mga fins o yung mga nakatayong plastic. Decals naman natin dito, napakasimple lang din, napakaganda ng register sa ating mata. Simpleng-simple lang. Ito kulay puti na may kasamang kulay gray. Dito naman sa kanyang side, malaking 150, tapos red na maliit na Flash 150. Dito naman tayo sa kanyang itaas, mapapansin natin dito yung logo ni Rusi, letter R. At yung mga plastics na dito, may mga detailed design na rin siya na naka-engrave dyan. No? Kahit dito sa banda rito, napakaganda na rin. Ang kanya namang lever ay coated na rin. Ito pala ay manual, hindi siya semi-automatic. Ibig sabihin ng manual ay mas kaya mong kontrolin yung kanyang power. Dito naman sa kanyang right side, ang brake niya para sa kanyang front na napakalambot din. Body design naman tayo guys, makikita natin dito may mga butas-butas na or air vent na may pagkakalintulad sa hasang ng pating. Nagdagdag ng foggy points or aggressiveness. Yung mga air vent na yan, nagustuhan ko nga lang din dito kay Flash. Kahit na underbone to ay meron pa rin siyang front compartment, ayan, pwedeng paglagyan ng ating mga basahan o kaya mga barya, ayan, pwedeng-pwede nating ilagay dyan. Kung anumang maliliit na pwedeng kumasya dyan, makikita rin natin dito kahit na maglo-long ride ka or delivery courier rider ka, ay pwedeng-pwede mo itong gamitin dahil hindi ka na mag-aalala sa mga gadget mo kung malulobat kasi meron na itong USB type charging port. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, semi-digital to, andito yung kanyang RPM, makikita rin natin dito yung kanyang fuel indicator, at syempre andito rin yung kanyang RPM, dito naman sa taas yung kanyang gearing indicator, nandito rin yung kanyang flasher indicator. Sa kanyang mga buttons, ito yung makikita natin dito, may high and lower dimmer, may busina, may turning lights button, at syempre may built-in na rin siya na hazard light. Doon naman sa kanyang ilalim, makikita natin yung kanyang choke na magagamit mo yan kung nahihirapang umandar yung motor, kung sakali nalusong mo sa baha. Dito naman sa kabila, andito yung kanyang headlight option. Meron na rin tayo ditong push button para sa kanyang starting system. Dito naman sa ating rubber grip, sakto lang sa ating kamay, yung kanyang dulo dito ay rubber.
Dito naman tayo sa kanyang makina. Mapapansin nyo yung kanyang kulay. Gunpowder gray, napakaganda nung kanyang finish at yung texture nung kanyang paint job. Pero mas maganda yan kung ginawa nilang black. Para sa akin, para mas ma-highlight yung overall na design ni Flash 150. Pero lumakas yung makina nito kasi it shares the same engine with Macho 150. Ang maximum power nito is 12.73 horsepower at 7,500 RPM. Sa kanya namang torque ay 10 Nm at 4,500 RPM. At isa pa dito, mas bumaba yung kanyang maintenance cost kasi nga carb type na lang din siya. Pwedeng-pwede na to kahit na nasa probinsya ka, liblib man yung lugar, kung saan mo to gagamitin ay hindi ka na masyadong mahihirapan kasi napakadali na lang linisin nung kanyang carburetor. Ito namang kanyang body fairings ay tad-tad to ng mga naka-engrave na detailed design. Ayan. Dito naman sa ating upuan, napakaganda na rin. Meron tayong 2-tone dito, naka-anti-slip. Tapos dito naman, sa parteng driver ay iba rin yung disenyo. Mapapansin din natin, napakasimple na lang yung decals niya dito. Flash na lang yung nakalagay. Dito naman tayo sa may bandang likod niya. Mapapansin natin dito, ito yung pinagbago niya mula sa kanyang FI. Mas maganda yung FI kasi mas bulky yung kanyang gulong. Pero take note guys, ito lang yung stock tires. Pwede ka namang mamili ng mas bulkier para mas maging sporty. Isa pa sa nagustuhan natin dito ay maganda yung kanyang tail light dito. LED na rin po lahat yan. Yung bukasan ng kanyang upuan ay dito na rin. Twist mo lang siyang ganyan, bukas na yung kanyang upuan. Mapapansin din natin dito, meron na rin tayo ditong removable na fender. One point to consider para bilhin mo si Rusy Flash ay itong kanyang braking system dito sa kanyang likod. Siya ay naka-disc brake na rin. Mas maganda sa ating braking system na naka-disc brake. Mas makapit, mas responsive. Size naman ng ating gulong dito, 180x17. Kung makikita mo si Flash in actual guys, tapos sisipatin mo yung kanyang mga accessories, maganda na rin yung pagkaka-paint job niya dito, gunpowder gray, same dun sa kanyang footrest, pati na rin dun sa kanyang rear brake. Napansin nyo nga lang din dito, meron na siyang nakapasadyang hook dito in case na may mga iaangkas tayo na mga items, pwede nating itali dito. Suspension naman natin guys, we have monoshock dyan, tapos kulay red yung kanyang spring. Ito naman yung ating tambucho, makikita natin dito yung kanyang end, silver cup na rin. Meron din siya ditong heat guard. Iwas paso yan. Pero ito ay bakal, no? Ayan. Bakal siya. May naka-engrave din dito na Rusy. At nakalagay din dyan na Euro 4 na siya. Ibig sabihin, yung kanyang emission ay mas eco-friendly. Check naman natin yung kanyang compartment. Ayan. Ito yung makikita natin sa kanya. Wala pala siyang built-in na compartment dito. Purely yung kanyang gas tank at andito yung kanyang airbox. Ang ating gas tank, meron tayo ditong 5.5 liters at ang kanyang gas consumption ay naglalaro sa 39 to 43 kilometers per liter. Depende na lang sa ating throttle habit. Pasadaan naman natin yung kanyang stock sprocket, 42 teeth yung nakalagay sa kanya. Meron na rin siya ditong chain guard, protection natin niya sa ating sprocket na kung may mga anumang debris na mailapit towards sa ating sprocket ay hindi agad directly mapupunta sa kanya. Comfort check naman tayo guys, tayo ay 5'6". Kung interested kang kumuha ng ganitong motor, gawin nyo na lang po akong reference. Try natin sakyan. Unang-unang napansin natin dito, super ganya. Pwede rin to sa mga girls, ayan, napakagaan. Napakaganda nung kanyang suspension sa kanyang likod kasi nga naka-monoshock na rin siya. Ganda ng play. Ayan, napakaganda ng play niya. Maganda rin yung suspension niya. Dun sa kanyang harapan, nagpi-play din siya. Makapit yung kanyang brakes, no? Kasi naka-disc tight sa kanyang likod. Malambot din yung ating lever. Yung comfort natin sa ating upuan, akala ko masakit siya, no? Kasi manipis siya. Pero napakagandang upuan nito. Very sporty looking. Kung naghahanap ka ng budget-friendly na motor, eh pwede mo itong i-consider. Kasi ang SRP nito ay 54,500 pesos na lang. Kung installment naman ay 2,400 pesos ang 3 years mo. Pero kung maaga kang magbabayad, ay may rebate pa yan na 300 pesos. Kaya 2,100 pesos na lang ang monthly mo dito. Magda-down ka lang ng 3,000 pesos. Minimum down payment pa lang yan. Pwede mo pang dagdagan. Sa mga keyboard warriors natin, kumusta naman sa inyo si Rusy Flash 150? Ang inyong nasa isipan ay comment nyo na po dun sa comment section below. Available naman po ito nationwide pero sa mga malapit po dito sa Doña Soledad ay ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen ang kanilang detalye. Sa mga napadaan po, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Naghanap kayo ng mura at bagong labas na motor, huwag nyo pong kakalimutan yung subscribe ang ating YouTube channel. Pa-follow na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nandyan sa description. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!